Sinigang sa Bayabas. Ano yung isa? Sinigang sa Miso ba yun? Sinigang na pula? Masarap na sinigang na natikman ko. Sinigang sa Miso yung sa ano? Pampanga. Sarap. Kumain kami dati kasi galing kami sa Bataan nun. Kami nila mami, gawa nung nagbakasyon kami doon sa kambal niya. Hindi nag-beach, ganun. Pauwi kami, di ano, medyo mahabang biyahe. Gutom na si daddy. Gutom na rin kami kasi maaga kami umalis, hindi kami nakapag-lunch. Hinto kami sa may Pampanga. Pag ano namin sa may Pampanga, parang basta kubo-kubo siya. Tapos, doon sa kubo na yun, order si daddy ng sinigang sa Miso. Sarap, promise. Para siyang ano, ano tawag doon yung mga ano? Basta yun, kubo-kubo. Pampanga. Nakalimutan ko na yung pangalan ng kinainan namin. Sinigang nanit. Dampa, parang dampa. Pero meron din siya mga ibang ano. Hindi lang siya puro seafood. Sarap, grabe. Sinigang sa watermelon. Sige, paglaba mo yan, siyan. Meron bang ganon? Na may pakwan sa mesa. Sinigang sa pakwan? Galing, seryoso. Ay, masarap yan. Sinigang na corned beef. Ito ko ano-ano sinasabi niya. Baka maniwala ako dyan. Nako. Kanya-kanyang flavor. Gusto ko adobo. Adobong ano. Adobong pawis. Baboy. Adobong ano. Adobo sa strawberry. Tsaka mangga. Yung mangga, manggang hinuga. Sarap nun yung ano. Imbes na baboy yung gagamitin. Strawberry yung gagamitin. Ito, seryoso to. Seryoso to. Meron talaga. Sa anong lugar to? Sa Ilocos Norte. Nung nagpunta kami dati. Strawberry yung gamit. May meat pa rin, pero mas marami yung strawberry. Tapos, di, ang gara nung ginawa nila sa strawberry. As in talagang, di ba kulay red or pink yung, tinanggal nila yung balat. So, yan, dun kita mo yung mga, ano, yung mismong laman na lang ng strawberry. Search nyo, promise. Meron. Ilocos. Hindi ko alala ko Ilocos Norte o Ilocos Sur. Sa strawberry. Strawberry, di ko malalang strawberry. Basta mukha siyang strawberry. May taga Ilocos Norte. Chasero. Nahuli, may taga Ilocos dito. Ano bang akira? Family ba? Kayo ah. Nagagantihan ko kayo. Nagagantihan ko yung iba. Strawberry. Adobo strawberry. Sarap nun, bibs. Ikasarap nun. Parang kumain ng ano. Parang pinakain ng hindi mo na kanais-nais sa pagkain. Nagluluto po ba ako? Minsan, ano, hindi lang ako mahilig talaga magluto, pero kaya ko naman magluto. Asahan nyo na lang minsan na ano, kung hindi minsan sobrang alat, sakto lang, or matabang. Lalo sa kape, pag nagtitimpla ako ng kape, madalas matabang kasi nadadamihan ko yung tubig. Pero promise, nung may time na nagkaroon kami ng ano, pandemic na nun, sa PBB pa kami nakatera. Tapos, Holy Week, hindi kami nakauwi. Ngayon, yung si Chef Mitch, wala siya. Gawa ng Holy Week nga, nasa bakasyon. So, nag-grocery kami. Binilang kami ng grocery. Tinanong sa amin kung ano yung mga kailangan namin. So,
kami yung nagluto. So, ang pinaka nagluto nun, ako, si Jello, tsaka si JL. Si JL yung, ano, best sa ingero. So, magaling magsayang si JL lang kanin. Tapos si Jello nagluto ng kaldereta, ganun. Ako nagluto ko ng shogayaki, tsaka sa dalawa yung niluto ko eh. Tamagoyaki, shogayaki. Breakfast yung tamagoyaki, shogayaki dinner. Tsaka barbecue. Si Jello, kaldereta. Hindi ko na maalala yung niluto ni Jello. Pinaka natatanda ako niluto ni Jello yung kaldereta na may cheese. Sarap, grabe. So yung shogayaki, tamagoyaki. Tapos meron pang isa eh. Puro Japanese na ano. Puro Japanese yung niluto ko nung time eh. Si Jello yung ano, Filipino cuisine. Tamagotchi. Diba? Magaling magsakayin yan sa JL. JL, nagsakayin ka na. Oo. Sa ganyan, siya yung nag-presenta magsakayin. Gawa nung, nagsakayin ako isang beses hilaw. Hindi pa ano yan, i-ano mo pa. Nang buksan. For the hilaw ang sinayin ng dispersion. Nagluto rin si JL. Sa marami kaming niluto nun eh. Si Lamigi, ano nun. Nagluto nga ba si Lamigi? May mga nirequest si Lamigi. Sila alam ko si Nate nagluto rin eh. So nangyayari nun, as in teamwork. After kumain, isa maglilinis ng lamesa, isa maghugas ng pinggan, isa mag-ano. Habang naghugas ng pinggan isa, yung nagbabanlaw na yung isa. Ganun. For the teamwork. So, meron pa nagmamap ng ano, ng mismong training area tsaka ng buong bahay. Dishwasher yun. Ay, sis! Ngayon ko lang na po na. Thank you so much po for joining me sa live na to, for giving me gifts na hindi ko naman po hinihingi, nang loloko lang ako. Salamat po. Mag-ingat kayo palagi. Remember na Hakuna Matata is a wonderful phrase that you can use every time you see you experience negative energy. So let's ignore the negative vibes and let's not believe the chismis. So may mga sinasabi sila na totoo pero yung pagkakaintindi nila dun sa sinasabi nila ay iba. Hindi ko alam niyan pero alam mo yun, ang hirap kayo pagkaibigan minsan gawa nung ano, nung mga ibang tao. So, ayun Aces, huwag po tayong papatol sa mga ano, sa mga negative people around there. So, ang hirap pakipag kaibigan, lalo na kung maraming issues, mga nag-i-issue ng kung ano-ano sa'yo. So, huwag natin paniwalaan yung mga yun. Huwag natin pansinin. Basta, let's be us. Let's be like Simba, na ang philosophy nila ako na matata. So, let's stop the delulu nang hindi man natin alam kung ano yung totoong nangyari. Na kumanta ka lang, may issue na. Di ba? Huwag natin pansinin na hayaan na natin siya. Di ba? Let's ignore. Sabi kanya-kanya naman tayong pinaniniwalaan. Yun yung pinaniniwalaan niya, may magagawa ba tayo? So, let's just ignore the negative person. Negative people. Ayun, Aces. I love you. See you sa next live. Kita-kits mamaya sa, ano, sa Kumu. Ay, sa Kumu. Sa Ayala. Ay, sa, hindi. Cloverleaf. Bye, Aces. See you later. Ngayon, i-figure ko paano tatapusin to kasi nag-update yung Kumu ko. Ayun. Bye, Aces.